Sinuntok ni Lisa si Bongbong Marcos di umanong pangulo ng Pilipinas. Sinuntok mo sa mata. Remember, sino nagpili? That's very calculated. Yeah. Ang pinili ko, sampal, hindi yes. suntok. Kasi yeah. kung lalaki ka, Lisa, sinuntok na kita. Internet doon sa Cybergate. At sinakal niya sa harap namin. Yes. Sinakal niya dito sa liid. Ipalit mo yan ngayon. You see, lahat kami, nasak kami doon. Nandun si Hubert Guevara, nandun si Ivan Oy, nandun ako, nandun si Leo Kirobit. Marami kami. Nakakita sa'yo, Lisa, kung paano mo, how Kapalin. You treated yung pobreng empleyado mo. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sinuntok ni Lisa si Bongbong Marcos di umanong pangulo ng Pilipinas. Sinuntok mo sa mata. Sino nagkwento sa akin? Si Ivan Uy, secretary ng DICT. Sinuntok ni Lisa si Bongbong Marcos sa mata. But to be righteous indignation, there's a difference kung ang motibo ko ay personal, di ba? Yes. For example, ininsulto ako ni Lisa Marcos. Sasabi ko, sasampaling kita. That is not righteous indignation. Kasi personal yan eh. Pero pag sinabi mong righteous indignation, yung anger mo, yung galit mo, nagmula sa isang action ng isang tao, denoting profound moral lapses. Profound moral lapses. It's profound. Kayong lapse niya, yung pakikipag-meeting sa Smartmatic, sinabi ko, hinabol niya ang Smartmatic tatlong beses. Nakipag-usap siya sa may-ari ng Smartmatic. And then, nanalo ang kanyang anak, nanalo ang kanyang asawa, and then tingnan mo yung ebidensya nila General Rio, yung TN Trio. Minipula. It appears, strongly appears, na minipula yung election results. So, nagtugma yung pag-aamin ni Lisa Marcos sa akin at yung extraneous evidence mula sa Commission on Elections. Yes. So, tapos ito na. That's the basis of my righteous anger. Kasi pinipilit nila ako na i-sideline. O, i-sideline para hindi lumabas. O, di ba? Mm-hmm. Para hindi lumabas. Nililimit nila ako sa social media. Hindi minimension yung issue ko sa kanya sa mainstream. Hindi. Kasi bayad hindi. Niya. Tapos, kinakasuhan niya ako sa IBP every time mag-speech ako. Kasi sabi ko, di ba? Pangalawa na yun eh. Mm-hmm. O, pag-speech ko sa Davao, kinasuhan ako. Pag-speech ko sa Cebu, kinasuhan ako. It's a naked attempt. It's a brazen attempt to stop me from talking. This is a public issue. Kaya nga, this is righteous indignation. That's the context na sinabi ko yun. Hindi pambabastos yan. That's righteous indignation. And there's no better example than Jesus Christ himself. Pinick up ng mainstream media yung pagtatanggol ni Garin kay Lisa Ahas. Pero dito sa article, sinasabi ng mainstream media na ito exactly na Chong made the statement during a prayer rally in support of Pastor Apollo Kiboloy and Sunshine Media Network that turned into an anti-Marcos rally. So itong media na to, they missed the information yung pinaglalaban mo na patungkol sa pakikipagsabwatan ni Lisa sa Smartmatic. See how, paano nila tinitwist? Paano nila tinatanggal yung pinaka-importanting issue na inusap mo doon o sinabi mo during the prayer rally, di ba? Yes, I declare, tama ka dyan. Again, yun ang mga kababayan. Again, I can forgive the reporter for sheer utter ignorance. Sheer utter na ignorance about the issue. Pero, yes. Kung nandun siya, dapat narinig niya yung mga pinagsasabi ko. Baka and he cannot plead ignorance. O, di ba mga kababayan? Kung nandun siya, dapat reporter ka. Ano ni-report mo, sinulat mo yun. So, dapat nandun ka. Otherwise, you would not be in a position to report something na wala ka dun. So, I suppose the reporter was there. At hindi mo nilagay yung konteksto kung bakit ko nasabi yun. Kasi sabi ko, sinalaysay ko muna yung buong pangyayari. And then finally, sinabi ko, kung nandito ka lang sa harap ko, sasampalin kita back to back. So, you have to connect that comment to the entire story, yung pagmamanipula ni Sa Marcos ng election system. Kaya so, mo nasabi. Kaya ko sinabi yun. Now, yung report na yan, hindi naman actually report yan. It's a praise release. Hindi okay. Press release. Praise release. Praise release. Pinipraise. Praise release kay Lisa Marcos. Oo. Yeah. So, syempre, we cannot expect na ilalagay nila yung konteksto. But the point is, inilabas nyo yan, sasagutin namin. Eh ngayon, don't tell me, hindi nyo pa rin i-report na ito yung konteksto pala ni Glenn Chong in the interest of fairness. Oh, labato natin sa kanila. In the interest of fairness. Sabi ninyo,
kayo mga journalist for fair reporting. Oh, sige, i-report ninyo. Kaya pala sinabi ni Glenn Chong, nasasampalin niya si Lisa Marcos dahil minamanipula yung election system at minanipula yung government institutions para maiupo niya yung kanyang asawa dun sa protesta in 2019, specifically September 2019. Malapit na tayo, Lisa. Kunti na lang yung facts. Kagulang. Malapit na tayo dun. Oh, so you see, mga kababayan, for one who is a witness to all this manipulation, when minanipula mo yung election system, ikaw na mismo nagsabi sa akin, Lisa Marcos, minanipula mo yung, di ko lang muna pangalanan, yung government institution na yan. Minanipula mo para lang maiupo mo si Bongbong Marcos as vice president at that time in September 2019. Malapit na talaga tayo, Lisa. Sabi ko sa'yo, don't cross the red line. Aabot tayo dyan. Si Lisa Marcos kasi is fan of the underdog. Yung tema ng kampanya ni Bongbong Marcos, underdog, yung paawa effect ba? Yung paawa effect as if malinis ang budhi nila. Okay? So ganito, mga kababayan. Tingnan ninyo ang katayuan ni Lisa Marcos, babae siya. Ginamit nila yon because the weaker sex is ang babae. Kaya nga eh, ang pinili ko na kataga, remember, that's very calculated. Yeah. Ang pinili ko sa pal, hindi suntok. Kasi kung lalaki ka, Lisa, sinuntok na kita. Sinuntok na kita. Eh, hindi ako nagmamayabang. Nabubuhat ko yung, ilan ba yun? 40 kilos, 40 kilos, 20 kilos, 100 kilos. Nabubuhat ko yung 100 kilos. Siguro pag natamaan ka, pasag ang bungo mo. So hindi ko ginamit yung kataga na yun, sampal, kasi babae ka. But nevertheless, even if you are babae, hindi ka naman babae kung umasta eh. Sinuntok mo ang di umano. Sinabi ko di umano ha, kasi hindi talaga ako bilib na si Marcos ang totoong nanalo, pero dinagdagan ng boto, hindi na. Hindi na yung katanggap-tanggap na resulta. So, di umanong pangulo ng Pilipinas, sinuntok mo sa mata. Sige, lubusin na natin. Sino nagkwento sa akin? Si Ivan Uy, secretary ng DICT. I remember very well. Alam nyo na. Ako ang nagsumbong kay Ate Claire. Ako ang nagsumbong kay Ate Claire about that. Nag-meeting kami sa Wolfgang Steakhouse dito sa Ortigas, dyan sa podium. Si Ivan Uy ang nagsabi sa akin, secretary ng DICT, sinuntok ni Lisa si Bongbong Marcos sa mata. Sabi ko, nasaan ka? Nasa harap ko. Tapos tawa-tawa pa siya. Remember, Lisa, tumatawa-tawa pa si Ivan Uy sa'yo. Sa kalagayan ninyo. So, nakikita mo, babae, pero kung umasta, daig pa ang lalaki. Ito pa. Nung nag-meeting tayo, Lisa, doon sa Cybergate Plaza, kasagsagan ng kampanya, nung nag-present yung Indian, I don't know kung bakit mga foreigner talagang pang kinukuha mo, labag yan sa election code. Hindi dapat makikialam ang mga foreigner. Meron kang tatlong kinuha na Bulgarian, Greek, Armenian. At Romanian. Parang na-meet ko yung iba doon eh. Doon nung main. Yung tatlo. Nandun yun sa headquarters mo. Tumulong yun sa kampanya ninyo. That's illegal. Kasi hindi nga tayo pwedeng tumanggap ng contribution from foreigners. Di ba? Malinaw yan. Sa batas pambansa bilang 881. Hindi pwedeng tumanggap ang kandidato ng contribution from foreigners. The point is, para hindi ma-influensahan tayo ng mga banyaga. Eto, nagdala ka ng tatlong banyaga. One of them is a member of the Greek Parliament. Dating membro. Katulad ko, parang congressman din siya. Kaya palagi kaming nag-usap. Yung Indian, nagpipresent doon sa screen kasi nandun siya sa India. Biglang namatay yung internet. Tinawag si Adrian, yung head ng internet doon sa Cybergate. At sinakal niya sa harap namin. Sinakal niya. Dito sa liit, ipalik mo yan ngayon. You see, lahat kami, nashock kami doon. Nandun si Hubert Guevara, nandun si Ivan Uy, nandun ako, nandun si Leo Kirobit. Marami kami. Nakakita sa'yo, Lisa, kung paano mo, how you treated yung pobreng empleyado mo. Lisa, you see, Janet Garin, Congressman Garin, ginagamit niyo yung pagkababae ni Lisa. Pero kung umasta, daig pa ang lalaki. Balaguhin ko na lang. Susuntukin na lang kita. Given lang, that context. Imagine, sinusuntok mo yung asawa mo, tapos yung empleyado mo, sinasakal mo sa harap ng maraming tao. As if, I don't know kung anong feeling ng empleyado niya. Baka nalusaw yun sa hiya. Put yourself in the context sa paa ng empleyado ni Lisa Marcos na sinakal niya sa harap ng maraming tao. Put yourself in that shoes. How would you feel?